Friendship. Nandito na naman po tayo sa ating cooking channel. Ang ating pong recipe for today is lutong binondo. Ang tawag po nila nito sa binondo is tikha bihon. Pero since ang gagamitin ko kanton, tikha kanton siya, di ba? Pansit po to na gagamitan ng parang leftover na paksiw na pata. Sa binondo daw po ito, may nakapagsabi sa akin kasi nagluto ako ng paksiw na pata nung isang araw and binigyan ako ng idea nung kaibigan ko na taga binondo. So, ito pong aking leftover na actually talagang itinabi ko po siya kasi gusto ko siyang masubukan talaga. Parang ang sarap eh. Leftover kong paksiw na pata is gagawin ko ngang tikha kanton. Ito po ang ating mga ingredients. Ito po yung sibuyas, snap peas, red, green, and yellow bell pepper po. Enoki mushroom, and repolyo po. And ito po yung ating kanton. Okay, mag-start na po tayo. Nagtataka po siguro kayo bakit walang bawang. Kasi ang dami ko nilagay na bawang dito. Sobra na pong lasa yung bawang niya. So, hindi ko na po nilagay ng bawang. Pero kung mas mahilig po kayo sa bawang, pwede po maglagay din kayo ulit ng bawang. Okay, mag-start na po tayo. Ayan po guys, maglalagay na po tayo ng olive oil. Mag-start na po tayo mag-isa. Mukhang napakabilis lang nitong ating lulutuin kasi luto na yung meat eh. Ayan po, lagalagay ko na po ang sibuyas. Okay. Feelings ko sobrang sarap to. Ayan po, ilalagay na po natin ang shimeji and the snap peas. Hindi po natin sa'yo over, ano kaya, para medyo crunchy pa siya. Ayan ang ating bell pepper. Gusto ko dito medyo crunchy ang ating vegetable. Hindi siya over, ano, overcooked. And ilalagay ko na po ang ating pansit kanton. 400 grams po, sana hindi siya mag-over. Ay! Hirap na ilagay. Dapat pala binaklas-baklas ko muna. Yan. Then, hindi ako muna ng konting hot water para pantalan po. Takpan muna natin para mag-moisture and lumabot ng konti. Hindi siya ganyan crispy. Okay. Then, balik po tayo. 2 minutes lang yan. Then, balik po tayo. Ayan, check po natin. Wow, okay. Medyo okay na siya. Oh, hindi na siya ganun katigas. Ngayon, ilalagay ko po ito. Hindi. Ito na po yung sarili kong style ng luto, ah. Binigyan lang po ako ng idea ng isang taga Binondo. Ngayon, ginawa ko po yung
tumatakbo sa mind ko na style ng pagluluto. Ay, ang bango ha. Tatakpan ko po ulit siya ulit for ilang minutes. Lutuin lang natin ng konti yung pansit. Ayan po guys, check po ulit natin siya. Gusto natin. Okay. Uy, nagtubig pa siya yung gulay. Good. Ngayon ilalagay ko na po yung repolyo. Wala na po akong hinahalong timpla dyan, ha. Alisin ko to. Pagluto na siya, titikman natin kung anong kulang. Ang totoong lutong binondo daw po, bihon. Pero wala akong bihon and marami akong kanton. So, kanton ang inilagay ko. Pareho lang naman pansit yun eh. Sa ano nga daw po, sa binondo daw po, pagka daw po, walang, ganyang nagpaksiw na pata, ang kinagamit daw po nila, dilata. Lagyan natin ng konting water, hot water. At dumidikit ang ilalim. Okay. Taste test. Hinatay ko na po. Titikman natin kung ano ang kulang. Ayan po. Ay, grabe, ang sarap. Ang sarap nga. Winner to. Ang sarap. Nako. Shout out Virgie Tanzo. Tanzo nga ba? Thank you very much. Napakasarap na idea ang binigay mo sa akin ng pagluluto. Kasama na to sa pagkain namin dito sa aming bahay. Sarap. Okay guys, yan po ating recipe for today. Tikha kanton. Sa binondo po ito. Lutong binondo daw po ito. Okay? Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po. Bye!